Pwede po tayo magbatian, ha? Hindi po masama sa reform dyan. Muli po, Happy Lord's Day. Ayan. Napakabuti ng Panginoon sapagkat dinako niya kami muli ng aking asawa, makabalik dito, makasama kayo muli. Sobrang namiss ko ang lokal na iglesia na kinabibilangan ko at inatas sa akin ng Panginoon para pagpastulan. At dahil po dyan, nais ko rin ibalita sa inyo na kami rin naman ay napagpala sa pagdalo namin sa family camp ng ARBC. Sobrang excited kami kasi may mga plano. God willing, next year makasama tayo sa joint family camp ng ating mga iglesia. At nakakatuwa po ito dahil nakita po namin ang pagkilos ng Panginoong Diyos sa loob ng maraming taon na kanilang ginugol at sa mga individual na mga testimonya ng mga kapatiran. Sobrang nakaka-overwhelm makita na buhay na buhay ang Diyos sa kanyang mga anak at talagang hindi siya nagkukulang sa paglingap sa kanila. Kung paano ito rin naman ay nagaganap sa atin. Nandoon kanina nabanggit ni Brother Edsel sa kanyang devotion na hindi ka araw-araw malakas, may mga panghihina kang mararanasan, meron kang mga pagsubok na dadanasin, mapapakwestiyon ka, magdududa ka sa Diyos. Pero ang kagandahan nun, nandiyan ang iglesia para ikaw ay lingapin. At yan ang katawan ni Kristo na ginagamit niya rin para mapanatili tayo sa kanyang kawan. Kaya po, pagpasalamat natin sa Diyos na tayo ay kabilang sa katawan ni Kristo sa pamagitan ng iglesia ang kinabibilangan natin. Ngayong umaga pong ito, ay pag-uusapan po natin sa aking pong preaching ang isang topic na napapanahon at tingin ko laging napapanahon sapagkat tayo nandirito pa sa mundong ito na kung saan gumagalaw tayo sa lipunan na ang nagdodomina ay ang mundo o ang kamunduhan. Ang title po ng aking preaching ngayong umaga ay Ang Iglesia sa Lipunan, Hinahangaan at Kinamumuhian. Ulitin ko lang po. Ang iglesia sa lipunan, hinahangaan at kinamumuhian. Inaanyayahan ko po lahat ay tumayo sa pagbasa ng ating banal na kasulatan sa haliging salitang ito sa aklat ng Unang Timoteo, Kapitulo 2, Talatang 1 hanggang 7. 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 7. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Tagalog. Ito ang salita ng Diyos. Una sa lahat, pinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at makapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. At katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y pinili upang maging mangaral, apostol at tagapagturo ng mananampalataya at katotohanan para sa mga hintil. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Pagpalain po natin, pagpalain ng pagkabasa ng salita ng Diyos. Kayo po'y makakaupo. Ang ating pong binasa ay hango sa sulat ni Pablo. Ito po ay isang pastoral na sulat o liham, pastoral epistle o pastoral letter ni Apostle Paul, Apostle Pablo para sa isang batang pastor na nangunguna sa isang iglesia na kung saan ay kumakaharap ng maraming pagsubok. Ang iglesia po nung panahon niya ay tinutuliksa ng mga hindi mananampalataya at ng mga nagpapanggap na mananampalataya. Ito po ay inaatake ng mga maraming iba't ibang maling katuruan. False teachings and false teachers are prevalent at the time in the church where Timothy was pastoring. At dahil po doon, pinagtitibay ni Pablo kung ano ba ang katotohanan ng pagkakaligtas ng isang mananampalataya na kabilang sa iglesia ng Panginoong Jesucristo at kung ano ang mga katotohanan na dapat nilang tindigan o tayuan. At dahil din dyan, pinakita rin po na ito po ay paglalagay ng matibay na
hindi lang pundasyon, kundi ng pader na magbabantay o tatanod para hindi makapasok ang mga maling katuruan sa iglesia. Ito po ay bumabasag sa kayabangan ng tao na nagmamarunong laban sa Panginoong Diyos. Ito po ay nagpapakita kung papaano rin po mamuhay ng may kabanalan ang mga mananampalataya sa lipunan na kung saan talamak ang kamunduhan at ang kasalanan. Noong panahon po na ito'y naisulat, pinakikita po dito sa kanilang panahon na ang kinabibilangan ni Timoteo na iglesia sa Efeso ay isang pugad o lugar na kung saan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay talamak. Nandun po sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at kilalang kilala sa templo ni Artemis o ni Diana ang Efeso, na kung saan doon nananambahan ang mga pagano at pinapractice nila ang mga kapalaluan, ang kanilang kaimoralidad ng pamumuhay. At sa kanilang panambahan, naihahalin tulad din naman ng mga Kristiyano kung paano sila manambahan. At ang kaaway ay buhay. At ang nais ng kaaway ay pasukin ang Iglesia ni Kristo at ito'y wasakin. Bigyan ng mga patibong at lagyan ng mga maling katuruan upang ang mga mananampalataya ay malito. Kasama po dyan ang iba't ibang mga false teaching na kung saan naglalayo nito na tanggalin ang pagka-Diyos ni Kristo at patunayan na siya ay tao lamang. At kabaliktaran din naman doon ay siya ay tao lang, hindi Diyos. Nandun din naman na siya ay Diyos lamang, na Espiritu lamang at hindi nagkatawang tao. Parehas ay isang kasinungalingan. Kapag sinabi ang katuruan na si Kristo ay Diyos at hindi nagkatawang tao, ito ay maling katuruan. At pag sinabi naman na si Kristo ay tao lamang at hindi Diyos, isa rin itong kabuktutan. Parehas itong tinuturo ni Pablo na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kung tawagin si Kristo na bilang tao, hindi ito pagpapasinungaling na siya ay Diyos sapagkat siya ay namuhay bilang isang totoong tao at totoong Diyos sa isang persona. Mamayang hapon po, yan ang ating topic, the unipersonality of Christ, na ang katuroang ito ay inaatake karaniwan. At dahil po dyan, ang iglesia ay kailangan mag-ingat na hindi sila malinlang. Ngayon po, sa ating binasa, nabanggit po doon ang napakahalagang mensahe ni Pablo. Babalikan ko po ang talata na binasa natin kanina sapagkat sa verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ito po ay pagpapahayag subtly or hindi mang tuwiran, pero pinakita dito na meron tayong iisang Diyos sa tatlong persona. Ito ay pagpapakita na si Kristo Jesus ang anak ng Diyos na sinugo ng Diyos Ama bilang nagkatawang tao upang maging pamagitan o tagapamagitan sa mga tao. Ito ay mga katuruan na ating pinaglalaban at tinatayuan sapagkat ito'y pilit na inaatake ng mga kaaway ng Ebanghelyo. Dahil po dyan, ngayong umaga, titigdan natin kung papaano natin tutunghayan ano ba ang klaseng atake ginagawa ng mundo sa atin. Ang pag-atake ay karaniwan nakita natin sa mga negatibong parte lamang. Pero ngayong araw na ito, nais kung hindi pa kayo aware, merong naging isang controversial na pangyayari nung nakaraan. Sa isa pong news article na aking nabasa sa Business Mirror, sabi po dito, a drag performer's viral video showing Jesus Christ leading an upbeat rendition of Amanamin, the Lord's Prayer, while surrounded by a cheering party crowd, has drawn the ire of netizens, including lawmakers and Catholic Church leaders, sparking fresh debate over the fine balance between freedom of expression and other constitutional tenets. In a statement, Senate President Zubiri
urged authorities to look into the video, citing penal charges against the drag queen, who has said there was nothing to apologize for. Zubiri cited Article 201 of the revised penal code as a possible charge against the performer. Article 201 of the revised penal code punishes those who offend any race or religion in the performance of obscene or indecent plays, scenes, acts, or shows in theaters, fairs, or any other place. The Catholic Bishop Conference of the Philippines, or CBCP, also protested drag performer Pura Luca Vega's portrayal of Jesus, leading a remix of the Our Father. CBCP, however, has no plans of pursuing any legal charges against Vega. CBCP Executive Secretary Father, their father, not my father, or our father, Jerome Ceciliano also clarified that it is not about Pura Luca Vega's being queer, but the very act itself is blasphemous. CBCP has released statements calling the performance disrespectful and sacrilegious. Alongside several politicians such as Senate President Juan Miguel Zubiri, Senators Risa Ontiveros, D.V. Ejercito, Bataan Representative Geraldine Roman, among others. CBCP says, don't twist case. In Vegas Twitter space, the drag performer said, was it offensive because I am a queer individual? Or was it of other factors? It was in no way trying to demean naman. The CBCP executive secretary urged the artist, however, to not twist the thing that happened. The very act itself is very blasphemous, disrespectful, a mockery, profanity. Even if he is not a drag queen, even if he's a straight man, if somebody does that, of course, we are going to make a reaction out of it. Ito po yung isang article na kung saan sa mga nakabalita na ay binabasag, no, yung ginawa ng isang drag queen sa isang drag show. Hindi ka makita ng drag show na inaatake si Buddha, si Muhammad, o si Shiva, o kung sino mang iba pang religious deity sa anumang relihiyon. Maring mali ako dahil baka meron naman. Baka meron namang gumawa na ng ibang drag show na inaatake ang ibang relihiyon o ibang religious figure ng kanilang relihiyon. Pero ang punto ko ay ang Kristyanismo, si Jesucristo, ang iglesia na may kinalaman sa relihiyon Kristiyano, ang karaniwan kundi man laging tampulan ng panlalait at panunuya. Sabi ng mga nasa media, kaya daw ito nangyayari dahil sa ang Kristyanismo, ang relihiyong pinaka-tolerant sa mundo. Mas gusto kong gamitin ang terminong gracious kaysa sa tolerant. Ang relihiyon ng Kristyanismo tinatag ni Jesucristo ay nakabase sa Ebanghelyo at sa biyaya na binigay ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, umaalingaungaw ang katagaan ni Jesucristo na, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa mga nagdaang taon, may mga ulat na pananakot sa mga Kristiyanong simbahan sa ilang mga bansa tulad ng Hilagang Korea or North Korea, Nigeria, Pakistan at iba pa. Kasama sa mga ulat ng mga insidente ng pambobomba ng mga simbahan, mga pag-atake sa mga komunidad ng Kristiyano, mga paghihigpit sa kalayaan sa relihiyon at diskriminasyon laban sa mga Kristiyano. Gaano katinding galit ang bumabalot sa puso ng mundo para tratuhin nila na masama ang mga sinuman na magpakilala ng Kristiyano. Hindi rin ito nakapagtataka. Dahil mismo ang Panginoong Hesus ang nagsabi na tayo ay kamumuhian ng dahil sa Kanya. Kaya ngayong umaga, nais ko ibahagi kung ano ba dapat ang tamang dahilan. Ang tamang dahilan kung bakit tayo kamuhian o tratuhin tayo ng masama. Kung kakahangaan man tayo sa mundo. Ano nga naman ang trato o tingin sa atin ng mundo, maganda na maalala natin ang ating tinatayoang confession. In the LBCF 1689, Chapter 24, Paragraph 3, civil magistrates being set up by God for the ends aforesaid, subjection in
all lawful things commanded by them ought to be yielded by us in the Lord, not only for wrath, but for conscience sake. And we ought to make supplications and prayers for kings and all that are in authority, and that under them we may live a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Tunghayan natin kung ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos upang magampanan natin ito bilang isang katawan ni Yesu Kristo. Ang Kristyanismo, ang pagiging mananampalataya, ang Iglesia ni Kristo ay inaatake simula sa pool na ito'y tinatag ng Panginoong Yesu Kristo. Ang mensahe ko po ngayong umaga na dapat nating tandaan at dapat nating maintindihan ay ang pagkamuhi at paghanga sa Iglesia ay dahil dapat sa pagtupad ito ng kanyang mandato na ibinigay ni Yesu Kristo. Ulitin ko po, ang pagkamuhi at paghanga sa Iglesia ay dahil dapat sa pagtupad nito ng kanyang mandato na ibinigay ni Yesu Kristo. Wala dapat ibang dahilan kung bakit tayo kinamumuhian o hinahangaan. Ang dahilan nawa ay ang pagtupad natin sa kanong inutos ng Panginoong Yesu Kristo bilang gaganapin ng isang Iglesia. Kaya po bilang punto natin ngayong umagang panimula, panalangin at pagsamba bilang isa sa mandato ng Panginoong Diyos sa atin gaya ng ginagawa natin ngayon. Tandaan natin sa ating pagsamba sa Diyos, meron tayong hindi sinasamba. At sa panahon ni Daniel at ni Shadrach, Meshach at Abednego nang sinabi na ni Nebuchadnezzar na lahat ng hindi luluhod sa rebultong ito ay papatayin, ipapakain sa leon, susunugin. Ganun pa rin po ang ating nararanasan ngayon. Sa tuwing tayo'y mananambahan, kung bakit napaka-importanteng magkalumiban sa panambahan, bigyan ko kayo ng isa pang dahilan, sapagkat ito ay pagsamba. Sa loob ng isang linggo, may isang araw, unang araw sa loob ng isang linggo, tayo ay binigyan ng mandato na sumamba sa Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. At ang pagliban dito at hindi pagtupad sa mandatong ito ay pagpapakita ng pagtalikod natin sa pagsamba sa Diyos. Ganun po ang implikasyon. Napakabigat. Kung hindi ka sumasamba sa Diyos sa araw ng panambahan sa Diyos bilang isang mananampalataya kabilang sa Iglesia, sino ang iyong sinasamba? Sino ang iyong pinagbibigyan ng pagpipitagan? Alam naman natin, may mga dahilan kung bakit tayo hindi makakarating. There are valid reasons, but we are not excused. Tandaan po natin na ang pagsamba ay kasama po dyan ng pananalangin. Kung iniisip natin, ay bandang tanghali na ako pupunta, na-miss out natin yung corporate prayer. Kasama sa panambahan ang utos ng ating Panginoong Diyos sa kanyang iglesia sa pamamagitan ni Apostol Pablo na nagsabi, hindi ako nagsisinungaling. Sa binasa natin in verse 7, tinapos yung statement, hindi ako nagsisinungaling. Ito isang mandato na binigay na sa panimula, manalangin. Ang iglesia ay natasa na manambahan at manalangin. Una, ipanalangin ang lahat ng tao. This is a form of corporate prayer na inata sa simbahan, hindi lamang sa isang individual. Inatasan tayo na ipanalangin ang lahat ng tao. Ibig sabihin ba, lahat ng tao papangalanan natin? Pagpalagay ko na lang, para mas maintindihan natin, ang sinasabi ni Pablo na ipanalangin ang lahat ng tao ay lahat ng uri. Yung maaari mong mailagay sa pagkakauri. Kaya inisa-isa po niya ito. Basahin po natin muli ang ating teksto. Una sa lahat, pinakausap ko, idulog nyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Yan po ang mandato sa atin ng Panginoong Diyos. Ito'y kasama sa ating panambahan in the Lord's Day kasi pinagdideklara natin sa ating mga sarili na ang Diyos ay nagliligtas. Yung ipanalangin mo ang iyong kapitbahay, ipanalangin mo ang iyong kaklase, ipanalangin mo yung tindera sa palengke, ipanalangin mo yung kaibigan mo, yung kaaway mo, lahat ng uri ng tao
Habang tayo nananalangin, ating binibigkas sa ating isipan o sa ating bibigman, o we are mindful of these people, we are praying for them because it is mandated by God for us to pray for them. At nandiyan, nakalista. Una, ang inyong mga kahilingan, ang panalangin, ang pagsamo at pasasalamat para sa'yo? Hindi. Para sa lahat ng tao. Ito yung mandato. Kailan ito nagaganap? Sa araw ng panambahan. I encourage and I admonish the church. Let us not miss the early morning service. Nandiyan ang ating devotion, nandiyan ang ating corporate prayer. May pastoral prayer pa tayo. Lahat ito'y mahalaga. Lahat ito'y kasama sa panambahan. Hindi ito isang segment na, pwede pa. Kasi hindi pa naman nagpipreach si pastor. Pwede ko muna itong pagpaliban. Hindi po ang Panginoong Diyos ay nagutos sapagkat siya'y nakikinig. Siya'y tumutugon sa ating mga panalangin. At may mabigat na kadahilanan kung bakit dapat tayo sama-samang nananalangin. Hindi lamang lahat ng tao, pati lahat ng mga namumuno. Sapagkat ang mundong ito, ang ating lipunang ginagalawan, ay kasalukuyang kaaway ng Diyos. Lumalaban at nagre-rebelde ang mundong ito sa Diyos. Ang Diyos na nagtatag na lahat ng may kapangyarihang mga otoridad ay pinagre-rebeldehan ng kanyang mga tinalaga. The government itself rebels against God. But it doesn't stop us or it doesn't give us the authority or the right not to pray for them. All the more that we must pray for them. Dahil sabi ni Pablo, upang tayo mamuhay na may kapayapaan, na may dignidad. Sabi po ni Wayne Grudem in Systematic Theology, the civil government should not enforce laws requiring or prohibiting kinds of church doctrine or abridging the people's freedom to worship as they choose. Paano kung sila hindi sumunod dito? Paano kung ang gobyerno ay walang pakialam sa ating tinatayo ang pananampalataya? Paano kung ang gobyernong ito ay galit sa Diyos? At naisipan bigla ng leader ng ating bansa na sabihin, simula ngayon ay magiging labag sa batas ang pagsamba kay Kristo Jesus. Labag sa batas ang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Dapat mamuhay kayo ngayon bilang mga liberal. Mamuhay kayo bilang LGBTQ. Mamuhay kayo bilang mga palalo. Ito po ay pinapanalangin para makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Nagsisimula ang pamumuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal sa pananalangin natin sa lahat ng tao at sa lahat ng mga namumuno sa atin. Kaya tandaan, mga kapatid, ang iglesia na hindi nananalangin para sa lahat ng tao at para sa lipunan ay nagpapakita ng walang pananampalataya sa pagliligtas ng Diyos. Pinatutunayan natin na hindi tayo nananampalataya that Christ can save. Dahil sinabi ni Pablo sa atas ng kay Timoteo kung bakit kayo mananalangin sapagkat, sabi po dito, iisa ang Diyos at iisang tagapamamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Dahil may pagliligtas ang Diyos kung bakit ka magkakaroon dahilan para gumising ng umaga tuwing Linggo, magpunta ng maaga sa iglesia para ipanalangin ng iglesia ang mga tao sa paligid natin at ang gobyerno. Dahil naniniwala ka, nananampalataya ka na si Kristo Jesus ay hindi lamang kayang magligtas ng iyong kaluluwa, kundi kaya niya rin iligtas ang lahat ng taong nananampalataya sa Kanya. This is our expression of our faith in the saving work of Christ. Our prayers must profess our faith. Let us not be selfish in praying. Kaya nga sabi ni Pablo, una sa lahat, first and foremost, our priority is not ourselves, not to ask God, bless me, provide for me. No. We pray for other people.
You pray for your brethren, and then you pray for other people. You pray for the government. Yan po ang inatas sa atin. Salita ng Diyos. Pangalawang punto po, ang iglesia ay dapat maghayag ng ebanghelyo. Kasama sa mandato natin, hindi lang yung pagpapahayag dito sa pulpitong ito tuwing linggo ng ebanghelyo, kundi maging saan ka mang dako naroroon. The Great Commission is for every believer na mangalat ng ipamalita ang salita ng Diyos. Sinong gigil na gigil dito nung nakita yung picture ni Oriel Balano kasama ni Peter Tanchi? Gigil tayo, di ba? Bakit sila nakikipag-isa sa mga false teachers? Bakit sila nakikipagkaibigan? Ba't sila nag-a-associate? Ni false teacher yan si Oriel Balano. Dapat hindi tayo nakikidikit dyan. If there's one thing that I admire with that connection is their desire to evangelize. Their desire to grow their church, to disciple. At yun ang dahilan kung ba't nandun si Oriel para magsalita siya about discipleship. Para magsalita siya about evangelism because nagpapakita siya ng numero. Now we can say that he is a false teacher, mali na ma-associate sa kanya. Pero hindi natin, kumbaga nakakahiya na tayo magsasabi na tayo nasa katotohanan, na tayo nasa reformasyon, tayo nasa biblikal na paraan, pero wala tayong desire maghayag ng ebanghelyo. Wala tayong desire mag-share ng gospel sa mga mahal natin sa buhay, kaklase natin, katrabaho natin. Nakontento na lang tayo, mga kapatid. Simula nung tayo ay naging isang ganap na iglesia, nung tayo ay na-covenant, gaano na karaming tao ang iyong nabalitaan ng magandang balita ni Kristo Jesus? Gaano na karami ang iyong naabot? Masasabi mo ba na mas tama yung ginagawa mo dati nung ikaw ay nasa maling teolohiya na ang dayo mong inaabot kesa ngayon na inaangkin mo na ikaw nasa katotohanan? Ano pong pinupunto natin? Bilang isang iglesia, dapat maghayag tayo ng ebanghelyo. Dahil hindi tayo binigyan ng mandato na magbigay ng aliw sa mga di mananampalataya. We are not here to entertain them. It starts with the pulpit. The pulpit must not entertain. It must preach. At ganun din sa ating mga pamilya in our family worship, we must preach the word of God. To our wife, to our children, to our workplace, to our schools. Hindi nagbago, mga kapatid. Tumama lang yung teolohiya mo, pero sana tumama din ang ating paghayag ng ebanghelyo. Hindi tayo binigyan ng mandato na pangunahan o sakupin ng Estado, pangalawa yan. Dati, ang tingin ko, kailangan, Seven Mountains Mandate, kailangan masakop ng iglesia ang pitong bundok ng lipunan. Ang edukasyon, ang entertainment, ang finance, ang eskwelahan, ekonomiya, at marami pa. Pito yun eh. Kailangan ng iglesia o mga Kristiyano ang manguna dyan. Kaya ang daming Kristiyano na dapat galingan ko sa sports, galingan ko sa showbiz, galingan ko sa politics. Pastor, nagpolitika. Naging politician. Bakit? Yun ang tingin nila na dapat sakupin natin. Sabi po ni Wayne Grudem, in his systematic theology, on the other hand, the church does not and should not rule over the state as if it were some kind of higher authority over the state. It is not. Rather, the authority of the church and that of the state belong to distinct spheres, and each should respect the authority God has given the other in its own sphere of operation. We cannot influence the world as a church if we try to do the work of the state. Hindi natin gaganapin yung trabaho ng Estado. Ang trabaho ng iglesia ay para maghayag ng ebanghelyo, maging asin at ilaw. Hindi rin tayo maging may silbi sa lipunan natin kung gaganapin naman natin ang trabaho ng mga entertainers.
If you make our church so comfortable for people, and my prayer is, I will not be an entertainer for reformed people. Na hindi ko lang kayo entertain dito. Kasi ang tingin lang natin sa entertainment is yung signs, lights and sounds, signs, wonders and miracles, music. Pero huwag tayong magkamali, mga kapatid. Kung minsan tayo mga nagsasabing nasa katotohanan tayo, mga mananampalataya, na reformed na tayo, we make this, what we do, as an entertainment for us. Nagbago lang yung taste natin. Pero inaaliw na lang natin ang ating mga sarili. Makapakinig ng katuruan. Na-entertain na lang tayo. Na-feed na lang yung egos natin na nasa tama kami. Kami ang nasa katotohanan. Reformed kami. But we mean, I pray that our seats will not be comfortable. Hindi tayo maging komportable sa ating mga kinaupuan. Na makita natin, simula nung nireform tayo ng Panginoon, ligtas tayo ng Panginoon, hindi nagbago ang mundo. Nandoon pa rin, may patayan. May kasamaan, may kasalanan. Na kailangan nating maghayag ng katotohanan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Huwag lang natin ibato sa mga charismatic Pentecostal entertainment. Kung na-entertain ka na lang dito sa faithful preaching ng gospel at hindi ka na kumikilos bilang isang mananampalataya dahil hindi ka na rin naghahayag, magsisi tayo sa Panginoon. Ang iglesia ay may katotohanan na dapat ihayag. Itong katotohanan po na ito ay binanggit ni Pablo. The gospel. Sabi po ni Pablo, ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos sa mga tao at sa mga tao, ang taong si Kristo, si Kristo Jesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. And this is the message of God's people. This is our message. This doesn't entertain. The gospel will make us feel uncomfortable. And let it be uncomfortable to us na hindi manahimik ang ating mga buhay. Tumarating kasi sa pagkakataon, mga kapatid, and I say this humbly and lovingly and graciously as possible, that we are so full of ourselves. Masyado na tayo nakatingin sa ating mga sarili, sa ating mga pangangailangan, sa ating mga nararamdaman. Woe is me! Pero nakalimutan natin, there is a hungry world, a lost world, a world that is in desperate for a savior, and they don't even know it. Hindi nila alam. Kaya tandaan natin, mga kapatid, ang iglesia, kung kahangaan man tayo, ay dapat hangaan sa kanyang pag-ibig at sa kanyang kabanalan, hindi sa ano pamang bagay. In our holiness, in our love, sa ating lifestyle bilang mga mananampalataya, sa paghahayag ng ebanghelyo, doon po natin may pakita ang pag-ibig. The other day, I was in the gym. At merong isang pagkakataon na ako'y nakakausap ng isang kasama ko doon sa gym. And I was thinking kung I was probing pangalan niya, sino siya, ganyan. So I tried to invite him sa church. Invite ko siya ngayon. Habang ako yung nag-share sa kanya, alam mo, in my depravity, I don't know. Bakit ganun ang takbo ng isipan ko? In my depravity, naisip ko, alam mo, maraming red flags tong taong ito. Parang sakit sa ulo to. Kung imbitahan ko to, ang dami niyang issue sa buhay. Napakasama ng isipan ko. Bilang ng isang pastor, naghahayag ng salita ng Diyos na sumagi man lang sa isip ko that this person has a lot of red flags, I don't even want to mess with them. Gaano tayo kasama para makaramdam ng walang pag-ibig na hindi natin ihayag ang ebanghelyo sa ating kakilala o kaaway man.
How hateful can you be para hindi mo ihayag ang katotohanan? Muling punto, ang iglesia ay dapat kamuhian dahil pinakikita at hinahayag nito si Kristo Jesus at ang kanyang ebanghelyo. Kung tayo kahangaan, it is because of our holiness, our love for each other and for the world. We pray for them, we reach them out. May mandato ang iglesia ng benevolence. May mandato ang iglesia na maghayag ng ebanghelyo. Dahil dito, ito rin nawa yung maging dahilan kung bakit mamuhi sa atin ang mundo. Dahil habang tumatagal ang iglesia ay pabanal ng pabanal at mas nagiging kamukha nito si Jesucristo. Mas nagiging kahawik niya. Mas nakikita ang kabanalan ni Jesucristo. Ang mundo ay laging may masasabi sa tingin na sa atin na hindi maganda dahil namumuhi sila sa Diyos. Lagi may masasabi yan. Kaya nga, ganoon na lang ang mockery ng drag queen. Kahit masabi natin, hindi naman kami yung Roman Catholic Church eh. Hindi naman si Kristo yung, ano eh, yung ginagaya niya eh. Pero ang ginamit niya ay Ama namin. The Lord's Prayer. Kung walang kurot sa atin yun, eh, baka maging self-righteous na lang tayo. Eh, hindi naman. Hindi apektado dyan kasi hindi naman talaga si Kristo yung ginagaya niya. The mere fact that they have this audacity to even mock the name of my Lord Jesus. Dapat magalit tayo. Pero dapat ang galit na ito ay magtulak sa atin para mas mamuhay kagaya ni Kristo. Nawa eh, kung tayo ay kamumuhian, mamuhi sila dahil kamukha natin si Kristo. Hindi dahil kamukha natin sila. Sabi po ni F.F. Bruce, disordered accounts of Christian conduct and belief were in circulation. It was important that Christians should give no color to these calumnies, but should rather give the lie to them by their regular manner of life. Sa ating pamumuhay, na may kabanalan, ng pagmamahal, ng pagtupad sa ating mandato, doon dapat ang maging dahilan kung bakit tayo kamumuhian, hindi dahil salbahe ka. Hindi dahil yung ugali mo eh, hindi ka pitapitagan. Kamuhian nawa tayo dahil sa katotohanan ng mensaheng ating hinahayag, hindi dahil sa ating buhay na taliwas sa aral ng Biblia. What is our message? The gospel. If the world will look at us, nawa makita nila na pinapamuhay natin ang ebanghelyo. At magalit sila kung magagalit sila. Kamuhian at tulig sa inali tayo kung makamumuhian nila at tutulig sa in tayo. At dahil nawa ito kay Kristo. The Book of Acts, mga gawa, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 3. Nagsasalita pa sina Pablo, sila Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil itinuturo ng mga ito sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay. At iyon ang katibayan ng muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa at kinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Kung aarestuhin ka rin lang, nawa ay dahil sa paghahayag that Jesus Christ was crucified and He rose again. By preaching the gospel, huwag tayo mag-alala. Darating tayo doon. A few years ago, Paul Washer was saying, they will come after your children. They will come after the church. Your belief. And they have already came after us. Sabi nga niya, nakuha na nga nila yung inyong mga anak. Kamusta ang iglesia ngayon sa United States of America? The land flowing with milk and honey, sabi nila. And it stinks. Pag nakita mo yung mga footages in San Francisco, walang lugar doon, walang sulok doon, na walang zombie. Pag sabi ng zombie, kung mapapanood nyo sa YouTube ngayon or sa anumang i-search nyo lang ano nangyari San Francisco, ang dami doon para sila mga zombie naglalakad dahil lahat lango sa drugs. Ganun ang isang society na hindi naging maingat. Hindi nila pinagpitagan ang pangalan ng Diyos. Mangyayari at mangyayari din yan sa atin.
Pero habang pine-prevent pa natin yung pagtuloy ng kasamaan, we are here to preserve the earth. We are here to be salt and light. Gampanan natin ang mandato natin. Dahil darating at darating yan. Reag natin ang salita ng Diyos. Kaya kung mamahalin ka at kagigiliwan tayo ng mundo, dahil kawangis tayo nito, tumigil na ang ating pagiging katawan ni Jesucristo. Ulitin ko po. Kung mamahalin at kagigiliwan tayo ng mundo dahil kawangis tayo nito, tumigil na ang ating pagiging katawan ni Jesucristo. Nawa, sabi ni John MacArthur, we should be the antithesis of the world. Sobrang kabaliktaran tayo ng mundo. Kung magkakaroon ng raid at huhulihin dito lahat ng Kristiyano, sabi nga, nawa, meron sapat na ebidensya na patunayan ay kay isang Kristiyano. Yun ang panalangin natin. Sa akin pong pagtatapos bilang isang mananampalataya na nasa iglesia, dapat natin bigyan ng pagpapahalaga ang pangalan na ating dinadala. Ganapin natin ang ating mandato ng may pagpipitagan kay Kristo Jesus upang patuloy tayong maging asin at ilaw sa madilim at nabubulok na lipunan na ating ginagalawan. Asin at ilaw. Sabi po ni J.C. Ryle in his book Practical Religion, let us behave as if the honor of the family depended on our behavior. So living by the grace of God, who shall make our calling and election sure, both to ourselves and others. So living, we may hope to have an abundant entrance and to enter harbor in full sail whenever we change earth for heaven. So living, we shall recommend our father's family to others, and perhaps by God's blessing, incline them to say, we will go with you. Mahalina sila na sumama sa atin. Dahil nakita nila, we're consistent in the name that we profess. We're Christians and we're living like Jesus Christ. Bilang hamon ngayong umaga, ikaw ba'y kinamumuhian dahil kay Kristo o dahil sa masamang ugali at pamumuhay mo? Ganit ba sa iyong kapitbahay mo dahil Kristiyano ka? Dahil allergic sila sa Ebanghelyo? Dahil nakoconvict sila? O dahil ikaw yung pinaka ayaw maging kapitbahay ng kahit sino man dahil sa ugali mong hindi maganda. Ikaw ba'y hinahangaan dahil kay Jesucristo o dahil ikaw ay kamukha ng mundo? Back in our old persuasion, ang bentahe dapat the church must rival the theaters, the production value of ASAP, of any noontime show. Kailangan ganun ang production value ng iglesia. Entertainment. Hindi pala yun ang dapat kahangaan. Kahangaan dapat tayo dahil kamukha natin si Kristo Jesus at hindi ang mundo. Para sa mananampalataya, ikaw ay kumakatawan kay Kristo Jesus bilang parte ng iglesia. Ikaw ay parte na at ng katawan ni Kristo Jesus, kaya mamuhay ka kagaya niya. Maging katuwang ka sa pagtupad ng mandato ng iglesia. Hindi magaganap ang pagiging katuwang mo kung wala ka sa iglesia. Kung wala ka dito. Magliwanag at mangniling ka sa iyong kapaligirang madilim. Para sa mga hindi mananampalataya, ang pagkamuhi mo sa Diyos ay nagpapakita ng pagkamuhi mo sa iglesia. Pagsusulit mo sa banal, banal, banal na Diyos ang pagtuligsa mo sa Kanya at sa Kanyang Iglesia. Si Kristo Jesus lamang ang kayang magtubos ng iyong buhay upang maligtas ka sa kaparusahan ng Diyos. Magtiwala ka sa natapos na gawa ni Kristo Jesus. Mabuhay ka para sa Diyos. Magsisikat man ang palataya ngayon at hindi bukas. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito na aming po nadinig ang iyong pong mensahe. Mensaheng nagpapaalala, nagbibigay sa amin ng kaliwanagan ng pag-iisip. Mensaheng na sumusugat sa aming mga puso at ito rin po ang nagbibigay ng comfort sa amin. Dahil kung hindi mo kami anak, hindi mo kami sasawayin, Panginoon. Hindi mo kami didisiplinahin. Salamat o Diyos sa iyong biyaya at habag na aming pong nararanasan ang iyong presensya sa panambahan na kung saan kami po ay kasama sa pagtupad ng mandato mo. Dalangin po namin patuloy kaming magkaroon ng pagkauhaw sa pakikinig ng iyong salita sa araw ng panambahan.
sa pananalangin, Panginoon, wala po nawang mas mabigat na dahilan para makaliban kami sa gawain, para mahuli kami sa pagdalo. Dalangin po namin that we may able to work out, Panginoon, yung mga anumang nagiging hadlang, anuman yung maging nagiging issues namin, Panginoon, kung bakit hindi namin nagaganap, Panginoon, yung aming mga partisipasyon sa panambahan. Salamat o Diyos sa iyong biyaya. Kaya po ang patuloy na maglingap sa amin, magpatatag sa aming pananampalataya, at patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw. Patuloy nyo nga rin kami bigyan, Panginoon, ng compassion sa mga hindi pa nakakilala sa iyo. Maghayag kami ng ebanghelyo. At samahan nyo kami, Panginoon. Sa natitirang oras pa ng tanghaling ito, Panginoon, sa aming panambahan, patuloy nyo kami bigyan ng kalakasan at dalangin namin na ito po ay maganap ng ayon sa iyong kalooban at sa aming pagsamba sa iyo ay patuloy namin mataas ang iyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.